Napag-usapan na po natin si St. Pius X, yung kanya pong kabataan last Friday, yung ibang aspects ng kanyang buhay on other occasions. So pagpatuloy na lang po natin, okay? St. Pius X, yung kanya pong baptismal name was Giuseppe Melchiore, Joseph Melchor Sarto. Yun po yung kanyang pangalan nung siya ay kanyang bininyagan. Si Father Sarto ay naordenahan na pare noong 1858. Nung siya po ay 23 years old pa lang. Ibig sabihin, kinailangan niya ng dispensation para maordenahan na bata pa. Kasi 23, normally, hindi ka pa pwedeng i-ordain. Kailangan mo ng dispensation. Ibig sabihin, he was a very good seminarian. Yun lang yun. Pag ina-advance yung napakalaking grasya ng priesthood sa'yo, ibig sabihin, naging mabuting seminarista ka. Okay? So ano yung unang cargo na binigay sa kanya? Parish vicar. 9 taon. Pagkatapos nun, parish priest, 9 taon. Dun sa 18 taon na yon na nasa parish work siya, nakita niya yung pangangailangan ng mga tao. Hindi lang yung pangangailangan na material, lalong-lalo na yung pangangailangan na spiritual. Aalalahanin po natin saan to yung pinag-uusapan natin. So talagang makikita natin sa kanila na isa sa buhay talaga nila yung turo ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang sa pan na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Okay? Yun ang needs na unang makikita niya. Totoo, may paghihirap. Kasama rin siya doon sa, nakiisa rin siya doon sa sinabi ni St. John Bosco noon sa mga Italian, huwag kayo mag-emigrate sa Amerika, huwag kayo nga, dito lang kayo, stay here. Pero, ganun talaga, yung mga tao, para mga Pilipino, naghahanap ng green pastures, so naghahanap, nag-a-abroad sa ibang, kaya napuno ng mga Italians din ang Amerika. Pero siya rin, ganun, huwag kayong ganyan. Okay, yung importante muna, bago yung pera. Okay. Pagkatapos noon, 18 taon siyang nasa parish work, yung obispo ng Treviso, ginawa siyang kanonigo ng katedral, ginawa siyang spiritual director ng seminary, ginawa rin siyang chancellor ng diocese. Marami siyang cargo. Bilang pare, marami siyang cargo. 9 taon siya sa mga cargo na yon. Ang pinaka-importante ay pagiging spiritual director ng seminaryo. Di ba mas importanteng cargo yung rector? Mas importante. Pero yung spiritual director ng seminaryo, siya yung direkta na magfo-form sa mga konsyensya ng mga future na pare. Ganun kadelikado yung cargo na yon. Ganun ka-importante. Ganun din kalakas yung impluensya ng cargo na yon. Ibig sabihin, nakita ng obispo na siya dapat talaga yung maghulma, mag-mold ng konsyensya ng mga future na pare doon sa buong diocese na yon. Ganun siya kagaling na, ganun siya kabuti, ka-holy na pare na yun mismong papa, inappoint siya after 9 years sa seminary, inappoint siya, ginawa siyang obispo ng Mantua. Okay? Nung time na yun, yung Mantua, it is a very important city sa Italy. It is one of the cultural and economic centers of Italy. Doon galing si San Luis Gonzaga, for example. Sila yung pamilya ni San Luis Gonzaga, yung mga sovereign sa Mantua, normally. Nung wala pang... But anyway, that's history, no? So, ang inabutan niya sa Mantua, ano? Yung buong siyudad ng Mantua, talagang lumipas na nga yung time ni San Luis Gonzaga. At that time, pagdating ni St. Pius X doon bilang obispo, ang mga nagahari, puro mga Protestante at saka mga Mason. Mga Protestante kahit saan, mga Mason sa gobyerno at sa iba't ibang institution. Ang gagawin ni Monsignor Sarto, lalabanan niya yung mga Protestant at saka yung mga Mason. Paano? Iisa-isahin niya, pupunta niya? No. Ipipreach niya yung aral ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lagi ang tungkulin ng isang mabuting pare. Kung ano ang aral, kung ano ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang kailangan ng mga tao. Yun ang kailangan, inclusive yung mga heretics. So, ipipreach niya yung doctrine ng ating Panginoong Kristo. At,
Ang uunahin niya ay ang mabuting formation ng mga pare, ng mga seminista sa kanyang diocese. Yun ang uunahin niya. Bakit? Kasi yan din ang mission ng SSPX. Pag maayos ang formation ng mga seminarista, pag maayos yung mga pare, hindi naman lahat makukuha natin sa mundong ito. Pero yung mga faithful mo, maayos din ang magiging kalagayan yan. Bakit? Kasi pag maayos yung mga pari mo, makaka-attend sila, mabibigay nila yung mga spiritual needs ng mga tao, at pag yun ang naibigay mo sa mga tao, lahat solve na. Bakit? Grasya ng Diyos ang unang-unang kailangan natin. Grasya ng Diyos at doctrine. Doctrine, anong kailangan gawin? Anong dapat paniwalaan? Yun ang unang kailangan natin. Hindi yung mga material goods, hindi yung knowledge ng mundo, walang kwenta yan. Kung wala ang doctrine natin Panginoong Kristo, walang silbi. So habang obispo siya ng Mantua, maghahanap siya ng mabubuting professor para sa seminary. Wala siyang makita. Anong gagawin niya? Obispo siya, pero siya rin yung rector ng seminary. Siya rin yung professor ng theology. Siya rin yung professor ng philosophy. Siya rin yung professor ng liturgy. Wala siyang makita eh. So, i-form muna niya yung mga seminarista niya para after nun, dun mismo sa mga seminarista niya, dun siya makakakuha ng mabubuting professor para sa seminaryo niya. Needless to say, parang ganyan din ang SSPX nung umpisa. Puro si Archbishop Lefebvre yung nagtuturo. Ganun din. Okay? Tapos, habang yun ang ginagawa niya sa seminaryo at sa diocese niya, sa mga parokya, anong inuutos niya? Religious instruction ng mga tao. Doctrine, doctrine. Huwag pababayaan ang pagpatuturo ng doctrine sa mga tao. Yun ang importante kasi. Doctrine, ano ang aral, ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo tungkol sa mga bagay-bagay. Yun ang importante. Kasi dun pa lang alam na niya na ang lahat ng problema sa society dahil sa corruption. Corruption ng ano? Ng politics, ng gobyerno? Hindi. Epekto lang yan. Kumbaga parang yan yung nana na nakikita mo. Ang problema yung nasa loob, yung cancer. Corruption nito. Corruption ng mga intelligence sa dami ng error na pinapaniwala ng mga tao, imbis na yung doctrine. Corruption din ito. Paano nakokorap ang puso? Pag walang grasya ng Diyos. Ganun yun. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano kadaming magagawa mo sa kapwa mo, kung wala ang grasya ng Diyos dito, magsa-start ka na mag-corrupt. Eh, bakit? Bakit? Dahil ginawa tayo ng Diyos, si Adan at si Eva na nasa grasya. At hindi tayo maliligtas kung wala tayo sa grasya. Ganun kasimple. Depende tayo sa Diyos at sa kanyang grasya. Yun ang corruption. Yun ang totoong corruption. Huwag muna tayo mag-worry sa mga corruption na yan. Ang totoong corruption, yung nandito at yung nandito. Okay? Nakita siya ni Pope Leo XIII. Okay, mabuting obispo ka, ginawa siyang Cardinal Patriarch ng Venice. At the same na labanan, mas matindi nga lang. Kasi sa Venice talagang sinaraduhan siya ng mga Mason, hindi siya tinanggap. Biro mo, Cardinal Patriarch, pagdating sa Venice, magte-take possession ng Basilica, walang tao. Nagawa ng mga Mason na pagbawalan lahat ng mga tao na magsimba. Any similarity with our current situation, hindi yan coincidence. Okay? Siyempre, sino ba yung prince of the world? Si Satanas. Ganun yun. Okay? After nun, siyam na taon din siya dun. Puro tig siya, siyam na taon siya sa kanyang kargo. Nang mamatay si Leo XIII, siya ang na-elect na Pope. Kaya sabi niya nung na-elect siyang Pope, nako, Siyam na taon na lang akong magiging Pope, sabi niya ganun. Yung mga santo, meron din silang sense of humor. Marami pa siyang anecdotes na kung saan nagjo-joke din siya. But anyway, so bilang Pope, dinayagnose niya
kung ano ang source ng mga kasamaan sa ating panahon. Ang sabi niya, all social evils are caused by the abandonment of God, corruption of intelligence and custom, by ignorance of Christian doctrine. Ibig sabihin, yung society natin, yung ating lipunan, ang corruption niyan, isa lang ang dahilan. Dahil iniwan ng mga tao ang Diyos. At ang mga isip at puso, wala na ang doctrine at ang grasya ng Diyos diyan. Yung sinasabi niya always. So anong ginawa niya? Simple lang ang kanyang program bilang Pope. Ibalik lahat ng bagay kay Hesukristo. Hindi siya nag-imbento ng bagong program. Hindi siya nag-formulate ng bagong, I don't know. Hindi. Ang mga tao, inabandon si Hesukristo. Ibalik ang mga tao kay Hesukristo. Ibalik lahat ng bagay kay Hesukristo. So anong gagawin niya? Unang-una, disiplina. Para magkaroon ng disiplina, ayusin ang legislation ng simbahan. Ang simbahan, 2,000 years old na. So, isang buong library'ng malaki ang legislation ng simbahan. Anong ginawa niya? Sinummarize niya lahat yun. Doon ang galing ang canon law. Utang ng simbahang Katoliko kay St. Pius X ang canon law. Yun ang monumento ng kanyang pagiging papa. Tapos, bilang isang mabuting padre de familia ng Christendom, ipagtatanggol niya ang simbahan nung nag-start na yung separation of church and state, lalo na sa bansa ng France. Ipaglalaban niya ang karapatan ng simbahan at magiging pirmi siya kahit mawala ng simbahan ng lahat ng bagay, kahit yung damit sa ating sa likod na nakalagay sa atin, tanggalin ng gobyerno, ang simbahan mananatiling malaya sa power ng gobyerno. Yun ang ginawa niya. In the end, walang nagawa ang gobyerno kung hindi implicitly kilalanin ulit ang simbahan. Okay? So yun ang gagawin niya. Para maging loyal siya sa simbahang Katoliko, anong gagawin niya? Kagaya ng ibang mga papa, kailangan daw nating maging loyal sa simbahang Katoliko. Naririnig nyo yan ngayon. Kailangan maging loyal sa simbahang Katoliko. Kailangan maging loyal sa mga Pope. Kailangan maging loyal sa pagtuturo ng simbahan. Anong gagawin niya? Ipagbabawal niya yung traditional mass, kagaya ng may gumawa recently? No. Ang ginawa niya is ipopromote, ide-defend niya yung Catholic faith, yung integrity ng doctrine ng ating Panginoong Hesukristo. Tatanggalin niya lahat ng error at para doon, ko-combat niya, lalabanan niya yung error nung panahon niya, lumabas, yung tinatawag nating modernism. Yung modernism na yan na sinasabi, walang fixed na katotohanan. Bawat tao may kanya-kanyang katotohanan. At ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, pwedeng magbago, maging living tradition. Yan ay modernism. At yan ay nilabanan ni Pope St. Pius X. Aasikasuhin din niya ang pag-aaral sa Biblia, exegesis, the science of the study of the Bible, at utang ng Catholic Church sa kanya, yung Pontifical Biblical Institute, na ngayon ay iba na ang purpose. Pero nung panahon niya, iba ang purpose sa ngayon. O ano yan, organ ng magisterium yan noon. Ngayon, instrument ng ecumenism ang Biblicum ngayon, unfortunately. Okay? Tapos, ang aasikasuhin niya pagdating sa mga pare, sa mga religious, ano? Yung ang mga pare ay lumaki, tumibay sa grasya ng Diyos, holiness of life, sanctity of the priesthood. Yun ang aasikasuhin niya. Yun ang imumulat niya sa kanyang mga pare, sa mga pare nung panahon niya. Bakit? Yun ang importante. Pag maayos yung mga pare mo, maayos ang mga parokya mo, maayos yung mga tao mo. Maayos yung mga religious mo. Pag maayos yung mga religious mo at yung spiritual needs na obtain nila para sa kanila at para sa mga tao, walang problema ang sambayanan. Ganun yun. Bakit? Spiritual beings tayo eh. Ang unang kailangan natin talaga ay ang Panginoong Diyos. Hindi yung mga bagay-bagay sa mundo. At para maipromote yan ng maayos, siya ang nag-promote ng mga international Eucharistic
Congress. Halimbawa, naririnig nyo minsan dito, kinakanta natin, No Mas Amor Que El Tuyo, di ba? Yun ang theme song ng International Eucharistic Congress sa Maynila noong 1936. Noong 1936, ang Pilipinas, for the first time, dahil sa impulse na binigay noon ni St. Pius X, for the first time, part tayo, may international na tayong papel sa harap ng mga bansa sa mundo. Kilala tayo bilang isang bansa na Katoliko. Sayang. Ang daming sayang. Okay? Finally, ipopromote din niya sa panahon niya, sa pontificate niya, yung Catholic Action. Ibig sabihin, yung mga lay person, bibigyan niya ng papel pagdating sa exterior apostolate ng simbahan. And, in fact, sooner or later, isa-celebrate nga natin ngayon, more or less, malapit na, yung anniversary ng Legion of Mary. Diba? Catholic Action, yan yun. Ang dami niyang ginawa in 11 years of pontificate. Sa dami ng, sobrang dami niyang ginawa, hindi mo mai-compare yan sa pontificate ni Leo XIII, 25 years, or ni Pius X, na 32 years, hindi man lang kalahati niya ng nagawa nila. Pero si St. Pius X, napakarami at napakalaki ng nagawa niya para sa kabutihan ng simbahan at ng mga Katoliko. Bakit ganun? Superhero ba siya? Anong characteristics niya? Characteristics niya tatlo. Napakasimple lang ng kanyang characteristics. Anong klaseng papa ba siya? Number one, he was a man of faith. Siya ay isang tao na talagang nabubuhay sa kanyang pananampalatayang Katoliko. Pag sinabi nating pananampalataya, hindi yan yung naririnig natin ngayon, ah, ako, may pananampalataya ako sa Diyos, kaya alam ko, walang mangyayaring masama sa akin. Hindi yun ang pananampalataya. That is modernism. Ang concept ng pananampalataya ay yung pag-adhere ba, yung pagkapit ng ating pag-iisip, ng ating puso sa doctrine, sa mga aral na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Yung mga aral na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo, lahat yan ay katotohanan. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pag sinabi nating taong may pananampalataya, ibig sabihin tao na yung kanyang araw-araw na buhay, yung reality na nakikita niya ayon sa doctrine ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang pananampalataya. Ang taong may pananampalataya, maiko-compare natin sa Mount Apo. Hindi madaling makita Mount Apo, di ba? Laging may ulap. Pagka may ulan, may kulog, may kidlat, yan yung makikita mo. So yung lower part ng Mount Apo, lagi mong makikita, may mga ulap, may hangin, may kulog, kidlat. Minsan hindi mo makita dahil sa pollution, ganyan. Pero, yung tuktok ng Mount Apo, nasaan yan? Nasa itaas ng mga ulap. Yung tuktok ng Mount Apo, yun yung laging direkta na tumatanggap ng liwanag ng araw. Yun ang taong may pananampalataya. Yun ang taong nabubuhay sa pananampalataya. Kahit gaano kagulo ang mundo na nakapaligid sa atin, kahit paiba-iba yung problema araw-araw, ang taong may pananampalataya, hindi natitinag, hindi gumagalaw, stable. Bakit? Kasi direkta siyang nakakatanggap ng liwanag galing sa Diyos. Iba ang tingin niya sa mga bagay dito sa buhay na ito. Ang tingin niya ay kung paano yan nakikita ng Diyos. Kaya nga, ang taong nabubuhay sa kanyang pananampalataya, may realistic na pananaw at wala siyang pakialam sa mga human considerations. Ibig sabihin, kung ano iniisip nila, kung anong kinakatakutan nila, kung anong pinapahalagahan nila, wala siyang pakialam dyan. Pinapakialaman niya kung kailangan niyang makibagay o tumulong sa mga tao na yon. Pero, para sa kailangan niyang gawin, para sa kanyang sariling buhay, walang ibang importante sa kanya kung hindi ano ang tingin ng Diyos sa mga bagay. Yun din ang tingin ko. Ang immediate na resulta nun, security, stability, walang takot.
Walang insecurities. Okay? Kaya nga, yung mga walang pananampalataya, walang doctrine sa isip, anong karakteristik nila? Madaling matakot. Tignan lang natin yung mga taong nakapaligid sa atin ngayon. Pag walang doctrine dito, madaling matakot, madali tayong ma-insecure, madali tayong mabahala. At para mawala yung pagkabahala na yan, kahit ano, papaniwalaan natin. Mula sa mga mambabarang hanggang sa mga conspiracy theories. Lahat yan pwede nating paniwalaan. Sabi nga ni Chesterton, pag nawala ang doctrine sa isip ng mga tao, kahit ano papaniwalaan ng mga tao. Si Chesterton nagsabi niyan. Totoo, tignan nyo lang. Kahit ano ngayon pinapaniwalaan ng mga tao. Lalo na may pandemic na tumatakot sa mga tao. Pangalawang karakteristik ni St. Pius X, simplicity of heart. Paano ba magiging simple ang puso natin? Pag isa lang yung object ng puso natin, ano bang nagiging object ng puso natin? Di yung object ng pagmamahal natin. Ang may simplicity of heart, isa lang ang kanyang iniibig, isa lang ang kanyang minamahal, Diyos lang. Pwede ba yung padre? Kailangan gustuhin ko to, gustuhin ko yan, kailangan ko nun, kailangan ko yan, para mabuhay, para may asawa ako, I don't know, siguro ikakasal or whatever. Pwede ba yun? Pwedeng pwede. Kung lahat ng bagay, lahat ng taong nakapaligid sa akin, mamahalin ko in reason of, ng dahil sa Diyos at ng dahil sa kaligtasan para sa buhay na walang hanggan, magiging simple ang puso ko. Kaya nga, ang isang taong simple ang puso, walang human respect. Hindi niya kailangang matakot sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Wala rin siyang takot na iwanan yung kanyang comfort zone. Ay, hindi na magiging madali sa akin ito. Hindi na magiging madali sa akin yung ganyan. Mawawalan ako ng ganito ganyan. Mawawalan ako ng ganito ganyan. Hindi takot sa ganon ang isang santo na may simplicity of heart. At kung talagang perfect yung kanyang simplicity of heart, makikita nyo rin, sacrifice is the perfect act of love. Ang talagang nagmamahal sa Diyos, handang magsakripisyo. Ang talagang nagmamahal sa iyo, handang magsakripisyo para sa iyo. Yun ang dahilan kung bakit napakaiksiman ng kanyang oras bilang Papa ang dami niyang mabuting bagay na nagawa. Bakit? Kasi bawat bagay na ginagawa niya was a perfect act of sacrifice because everything was a perfect act of love towards God. Ganun yun. Pag walang simplicity of heart, anong mangyayari sa mga tao? Magiging attached ang mga tao sa buhay na ito at sa mga bagay sa buhay na ito. Pag walang simplicity of heart, yung mga remedyo na purely human ba, doon ka ma-attach. Tignan na lang natin yung mga taong nakapaligid sa atin ngayon. Saan attached? Sa buhay na ito. Kung matakot, as if itong buhay na ito lang ang meron, walang susunod pagkatapos nito, walang buhay na walang hanggan, meron syempre. At kailangan, paghandaan natin yung buhay na yun. Yun ang silbi ng buhay na ito. Pag wala kang simplicity of heart, dito ka kakapit sa buhay na ito. Wala kang pag-asa sa buhay. Wala kang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pangatlong karakteristik niya, humility. Dahil sa kanyang humility, meron siyang realistic acceptance of the truth about ourselves. Alam niya kung anong kanyang kahinaan. Alam na siya. Makikita nyo, sa buhay niya, napaka-gentle, napaka-meek niya. Pero pag binasa nyo talaga yung buong buhay niya, alam niya na siya ay isang taong madaling magalit. Ganun, yun ang temperament niya. So tanggap niya yun. At dahil tanggap niya yun, nagawa niyang baguhin. Ngayon, kung hindi natin kayang tanggapin yung ating mga defects, never natin silang mababago. Never tayong magkakaroon ng realistic na pananaw tungkol sa atin. Pag hindi natin kayang tignan ng realistic yung ating sarili, hindi natin kayang tignan ng realistic ang mga bagay na nakapaligid sa atin. Ganun yun.
Kaya realistic talaga ang tingin niya sa lahat ng bagay dahil siya ay mapagpakumbaba. At sabi ni St. Thomas Aquinas, pag humble ka, it makes you capable of divine things. Eh, tignan natin ang nangyari kay St. Pius X. He was very capable of divine things. Kahit yung mga atheists na diplomats, mga heads of state, kikitain siya, ang sinabi lang niya, I don't know, hi, hello, magandang umaga, I am pleased to have you here in the Vatican, ganto-ganyan. Atheist, ganyan, ha? Anong klaseng tao ito? Bakit attracted ako sa kanya? Ganun. Napaka-capable niya pagdating sa grasya ng Diyos. Napaka-capable niya pagdating sa divine things. It only, isa lang explanation kung susundan natin yung turo ng St. Thomas Aquinas. Because he was really humble and virtuous. Napakasimpleng tatlong characteristics. At nang dahil doon, naging isang napakabuting padre de pamilya niya. Padre de pamilya ng buong simbahang Katoliko. At naging loyal, matapat siya sa vocation kung saan siya tinawag ng Diyos. Sa pagiging pare, sa pagiging papa. Ang tanong ngayon, kailangan natin ng mas maraming St. Pius X, di ba? Mas maganda sana kung maraming ganyan. Saan natin sila kukunin? As always, ang pare sa New Testament, kinukuha yan dun sa mismong mga tao. Galing sa inyo, galing sa mga pamilya. So kung kailangan natin ng mas maraming St. Pius X, saan kailangan manggaling? Sa mga pamilya pa rin ninyo. Doon kailangan manggaling. Paano natin iahanda yung mga future na St. Pius X? By being good fathers of the family. Kagaya niya. Kagaya ng example niya. So paano? Yung sinabi natin sa prayer ngayon. O God, who to defend the Catholic faith, you have given heavenly wisdom and apostolic strength or fortitude kay St. Pius X, grant nyo po, bigyan nyo po kami ng grasya na bukod sa isabuhay yung kanyang mga turo, sundan namin yung kanyang mga halimbawa. So, yung aral ni St. Pius ngayon, more on para sa mga padre de pamilya. Dahil kung kailangan natin ng mga santo ngayon sa simbahang Katoliko, walang ibang panggagalingan kundi yung mga pamilya pa rin. Okay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,